Hello everyone! Happy first anniversary! Brentwood Ladies! Mga beautiful Brentwood Ladies! So eto na nga, eto na nga. Sa totoo lang, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Pero dahil mahal ko kayo, gagawin ko. Kahit magtamling-tamling pa ako dito. Ayun. Eto na nga. Thank you so much. Unang-unang sa lahat kay God. Kasi hindi niya tayo pinabayaan na kanina umaambon. And then, di ba? May nag-alay yata ng itlog. Kaya nawala. So, sino ba yun? Hello, hello! Ang lakas-lakas mo! Ang lakas ng itlog ng inalay mo. Thank you so much sa inyong pagdating, pagdalo dito sa amin. Munting inihanda para sa inyo. Sana hindi lang ito yung first, di ba? Abutin tayo ng decade, yeah, sandikada, ganon. So, eto na nga, nabuo na yung BBL unang-una. Ilan lang kami dito? Ilan lang? Lima? Yata, natatandaan ko, lima. Maraming salamat doon sa hindi bumitaw from the day one hanggang ngayon. Andito sila lahat. At nadagdagan pa ng mga happy ladies. Di ba? Palapakan naman dyan! Oh, yan. Ganon. Pagbay, ano, palakpak para masaya. Mga happy ladies po ang tawag natin sa kanila kasi masasayahin silang mga tao. Nag-e-enjoy lang po silang magsumba dito sa atin and then welcome naman natin sila. So yun ah. Forget the bad things. Ang problema, nandyan lang yan. Pero yung magandang samahan, di ba? Tumatagal yan. Dito, kapit lang tayo, ha? Sana tumagal pa tayo. And wish you all the best. Maraming salamat and thank you so much!
Una sa lahat, magandang gabi sa inyo lahat. Siyempre, hindi ko din in-expect na ganito na tayo kadami. April 9, tanda ko pa. Yun nga, tulad ng sinabi ni Tita Maru, halos talagang maraming umaawit sa akin na magturo na ako ng klase noon that time. Pero sinabi ko naman sa sarili ko na hindi pa ako ready noon kasi sabi ko, may mga babies kasi ako. So maliliit pa yung mga baby ko. Alam nyo naman yung pandemic. Hindi talaga. Kahit yung mga corporate classes ko, hindi ko pinagbibigyan dahil syempre, mas malaking gastos kasi yung magkasakit yung mga anak. Kahit naman sino sa atin, pag anak na ang usapan, iba na. Alam nyo naman yun. So, noong time na yun, maraming beses ko siyang tinanggihan. Hindi lang isa, alam ko hanggang dalawa. Pero sabi naman niya kasi sa akin, it's a private class, wala naman magiging problema, tayo lang naman. Sabi ko, yun na nga, sabi ko, hindi pa din pwede. Hanggang sa bumaba na yung bilang ng may sakit noong time na yon. Pero sabi ko sa kanya, sige, basta pag naging open na yung classes sa Marikina, papayag na ako. Tapos sabi yun, hanggang sa dumating yung time na, sige, galing pa ako ng bakasyon noon, tandang-tanda ako pa, sabi ko, ito yung magiging first class ko. Sa totoo lang, ang pinaka-main class ko talaga is yung sa Sports Center, which is yung Team Angas. Ayan, sila Tita Connie, ayan sila Mami Teens, ayan sila, pangalan nito, sila Tita Marisa, sila Tita Maru, tapos yung mga siblings si Tita Connie, ayan. Pangalan nito, si Tita Lily, yan yung mga estudyante ko sa Sports Center. Siyempre, sobrang saya ko. Nung ako yung napunta dito, hindi ko naman ine-expect na dadami tayo ng ganito. Ang alam ko lang is yung mga taga dito lang talaga. So nag-umpisa kami, totoo yun, nag-umpisa lang kami siguro sa 5, 6, 7 lang. Tapos hindi, parang sa loob-loob ko, sabi ko, okay naman sa akin to na ito lang. Kasi sa lahat ng mga corporate classes ko, sanay lang ako magturo ng 2 tao lang. Puro boss lang. Tapos, konting empleyado, siguro pinakamarami ko na nagiging estudyante sa class ko dati. Sa corporate class ko is hanggang 5, pero bayad ako dun. Minsan nga wala pa eh, magta-time in lang ako. So, dito, hindi ko naman in-expect din na ganun, na dadami tayo, sanay lang ako ng konti lang talaga. Kaya ginoo ko to. Siyempre, nandiyan si Mami Teens. Si Mami Teens, kung hindi nyo nakikilala ang relation namin ni Mami Teens, ninang ko siya sa kasal, ninang namin mag-asawa sa kasal. Bakit? Si Mami Teens ang unang-unang estudyanteng nagtiwala sa akin sa Sports Center. Tinuruan ko lang sila, 5 tao lang yan. Kung natatandaan ko pa, 5 tao lang yan. Hanggang dumating na yung mga klase ko na sila, ayan, sila Tita Connie, na-discover na ako nila Tita Connie. Hanggang dinala na ako na nila Tita Connie yung mga kamag-anak niya, mga kaibigan niya. Hanggang dumating din sila Ninang Nits, yung mga taga-Oro Vista. So, mahabang kwento. Ngayon, hindi nyo alam yung sobrang nararamdaman ko. Kasi syempre, hindi ko naman kayo kilala lahat eh. Pero, malaking pasasalamat na nagtiwala kayo sa akin. Sobrang nakakataba ng puso na merong nagtitiwalang tao sa akin. Sa kakayanan ko bilang isang instructor. Hindi madaling maging instructor. Bakit? Haharap ako sa inyo, minsan hindi nyo alam, minsan ba natanong nyo ba kung meron akong problema, kung meron ba akong pinagdadaanan or what. Pero hindi ko yun ipinakita sa klase ko. Always comedy, always smiling, always energetic. Hindi ko yung binibigay sa inyo ng ano. Dahil iba ako sa klase, professional ako magtrabaho. Although minsan nalilate ako sa time, hindi talaga ako professional. Kasi alam nyo kung bakit, hindi naman ako morning person. So marami akong agenda pag gabi. Nasikaso ko yung business ko. At the same time, gumagawa ako ng sayaw, napupuyat ako. Alam nyo naman yun eh. Diba? So minsan darating ako sa punto na darating ako dyan. Late ako. Pero meron akong baon sa inyo. Ito yung baon ko. Tuturo ko yan sa inyo.
para pag nag-video man kayo ng sayo ninyo, hindi kayo engkang-engkang dyan na mapapahiya kayo sa mga kakilala nyo kung i-upload nyo yung mga video ninyo na ano ba naman to? Hindi naman nakaparang hindi naman nagsasayaw ng maayos. Di ba? So marami sa atin, nang galing tayo, lahat tayo hindi naman tayo magagaling eh. Nag-umpisa tayo sa hindi magagaling. Pero ulitin ko sa inyo, hanggat may nagtuturo, magaling ang estudyante. Yun ang lagi kong sinasabi. Walang hindi magaling sa may taong nagtuturo at walang hindi magaling kapag nakikinig. Wala naman akong tinurong mali. Pero sobrang saya ko talaga kasi isipin ninyo, from lima, hanggang minsan hindi na tayo magkasya sa clubhouse. Maabot na tayo ng 30, pinakamarami na parang umatin, parang naging 32 or 35. Isa lang ang wish ko sa ano, bukod dun sa lagi tayong magkakasama at masaya lang. Isa lang wish ko, sana hindi tayo marami. Sana dumami tayo, hindi dahil sa meron tayong handaan o okasyon. Sana madami tayo, alam ko naman may mga kanya-kanya tayong priorities. Pero kapag may oras kayo, matin kayo. Kasi bakit? Isipin ninyong mabuti. Ay, shoutout pala kay Tita ano, nakalimutan ko, kay Tita Che. Ayan, kasama yan si Tita Che sa mga pioneer students ko, sports center. Kasama yan sa mga nagtitiwala sa akin. Ayan. Yun lang. Sana magsama-sama tayo, hindi lang sa okasyon at handaan. Sana, welcome kayo dito. Ako nga, winelcome nila eh. Hindi naman natin to lugar eh. Actually, lugar nila to. Pero wini-welcome nila tayo dito. Wala namang ditong tinaboy. Mababait ang mga tao dito. Sa totoo lang. Isa sa mga ano, pagkatapos ng pandemic, isa to sa mga pioneer class ko, na kumbaga, ito na yung pinaka-main class ko na nagtitiwala sa akin sa ngayon. Sa public ah, kasi actually hindi na siya private. Nagiging private lang kasi subdivision. Pero kasi, hindi man ako nagtuturo in public eh. Lahat ng klase ko puro corporate classes. Big time classes. Hindi lang siya basta corporate. So, yun. Maraming salamat sa inyo. Sana mahaba-haba pang pagsamahan natin. Dito sa lugar na to, walang aalis dito ng malungkot. Kahit sa klase o dito man sa ngayon na to. Lahat ng nagiging klase ko masaya. Kung meron man ako mga pagkakamali, kung may mga pagkakamali man ako, siguro, kung ako man malilate at hindi man ako makapunta, dalawa lang ang pwedeng maging rason nun. Kung hindi ako laseng, puyat na puyat ako. Dahil sa pagod. So, yun lang. Kung dumating man yung time na magkaroon ako ulit ng pagkakamali sa inyo na malate ako or hindi ako makapaglase, yun lang yun. So, hindi naman lahat kasi, lahat, hindi naman porket instructor yan eh, ganito. Napapagod din kami, hindi kami robot. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ng pamilya ko yan. Mahal na mahal ko kayo, Brentwood. Thank you so much.